ang mga handog para sa pagtatalaga ng toldang tipanan. Ikapitong kabanata. Pagkatapos maiayos ni Moises ang tolda, winisikan niya ito ng langis at itinalaga pati ang lahat ng kagamitan nito. Ganito rin ang kanyang ginawa sa altar at sa lahat ng kagamitan nito. Pagkatapos, nagdala ng mga handog sa Panginoon ang mga pinuno ng Israel na pinuno ng bawat lahi. Sila ang nakatalaga sa pagsisensus. Nagdala sila ng 6 na kariton at 12 baka, 1 kariton sa bawat 2 pinuno, at 1 baka sa bawat isa sa kanila. Dinala nila ito sa harapan ng toldang sambahan. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Tanggapin mo ang kanilang mga handog upang magamit para sa mga gawain sa toldang tipanan. Ibigay ito sa mga Levita ayon sa kanilang gawain." Kaya tinanggap ni Moises ang mga kariton at ang mga baka at ibinigay ito sa mga Levita. Ibinigay niya ang 2 kariton at 4 baka sa mga angkan ni Gershon para sa kanilang gawain. At ibinigay niya ang 4 na kariton at 8 baka sa mga angkan ni Merari para rin sa kanilang gawain. Pinamumunuan silang lahat ni Itamar na anak ng paring si Aaron. Pero hindi binigyan ni Moises ng kariton o baka ang mga angkan ni Kohat dahil sila ang itinalaga sa pagdadala ng mga banal na bagay ng tolda. Nagdala rin ang mga pinuno ng kanilang mga handog para sa pagtatalaga ng altar noong itinalaga ito. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Kailangan na sa bawat araw may isang pinuno na magdadala ng kanyang handog para sa pagtatalaga ng altar." Sa ganitong paraan nila dinala ang kanilang mga handog. Nang unang araw, si Nashon na anak ni Aminadab na pinuno ng lahi ni Huda. Nang ikalawang araw, si Netanel na anak ni Zuar na pinuno ng lahi ni Isakar. Nang ikatlong araw, si Eliab na anak ni Helon na pinuno ng lahi ni Zebulun. Nang ikaapat na araw, si Elizur na anak ni Sedeur na pinuno ng lahi ni Reuben. Nang ikalimang araw, si Selumiel na anak ni Zurishaddai na pinuno ng lahi ni Simeon. Nang ikaanim na araw, si Eliasaph na anak ni Deuel na pinuno ng lahi ni Gad. Nang ikapitong araw, si Elishama na anak ni Amihud na pinuno ng lahi ni Ephraim. Nang ikawalong araw, si Gamaliel na anak ni Pedazur na pinuno ng lahi ni Manase. Nang ikasyam na araw, si Abida na anak ni Gideoni na pinuno ng lahi ni Benjamin. Nang ikasampung araw, si Ahiezer na anak ni Amishadai na pinuno ng lahi ni Dan. Nang ikalabing isang araw, si Pagiel na anak ni Okran na pinuno ng lahi ni Asher. Nang ikalabing dalawang araw, si Ahira na anak ni Enan na pinuno ng lahi ni Naphtali. Ang bawat isa sa kanila ay nagdala ng mga handog na ito. 1 pilak na bandehado na may bigat na 1.5 kilo at 1 pilak na mangkok na may bigat na 800 gramo ayon sa bigat ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. Ang bawat isa nito ay puno ng magandang klaseng harina na hinaluan ng langis para sa handog sa pagpaparangal sa Panginoon. Nagdala rin ang bawat isa sa kanila ng 1 gintong pinggan na may bigat na mga 120 gramo na puno ng insenso, 1 batang toro, 1 lalaking tupa, at 1 batang lalaking tupa na 1 taong gulang bilang handog na sinusunog, 1 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis, 2 baka, 5 lalaking tupa, 5 lalaking kambing, at 5 batang lalaking tupa na 1 taong gulang bilang handog para sa mabuting relasyon. Ito ang lahat ng mga handog ng 12 pinuno ng mga Israelita para sa pagtatalaga ng altar. 12 pilak na bandehado, 12 pilak na mangkok, at 12 gintong tasa. Ang bawat bandehadong pilak ay may bigat na 1.5 kilo, at ang bawat mangkok na pilak ay may bigat na 800 gramo. Ang kabuuang timbang nila ay mga 28 kilo, ayon sa timbangang ginagamit ng mga pari. Ang 12 gintong lalagyan na puno ng insenso ay may bigat na mga 120 gramo bawat isa, ayon sa bigat ng ginto sa timbangang ginagamit ng mga pari.
Ang kabuuang timbang nila ay mga 1,440 gramo. Ang mga hayop na ibinigay para sa handog na sinusunog, 12 batang toro, 12 lalaking tupa, at 12 lalaking tupang 1 taong gulang pa lang ang edad. Kasama nito ang mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon. Ang handog sa paglilinis, 12 lalaking kambing. Ang mga hayop na handog para sa mabuting relasyon, 24 na toro, 60 lalaking tupa, 60 lalaking kambing, at 60 batang lalaking tupa na 1 taong gulang pa lang ang edad. Ito ang lahat ng mga handog nang italaga ang altar. Kapag papasok si Moises sa toldang tipanan para makipag-usap sa Panginoon, naririnig niya ang boses na nakikipag-usap sa kanya galing sa gitna ng 2 kerubin sa ibabaw ng takip ng kahon ng kasunduan. Doon nakikipag-usap ang Panginoon kay Moises.